Mainit ang naging balitaktakan kanina sa Korte Suprema sa unang araw ng pagdinig kaugnay ng petisyon para buwagin ang pork barrel funds. Amungkahi naman ni dating Chief Justice Reynaldo Puno, gumawa ng batas kontra pork barrel sa pamamagitan ng People's Initiative. Saksi si Lia Manyanak del Castillo. Ganito puspusang binantayan ng mga kontra pork barrel ang pagdinig ng Korte Suprema sa mga petisyon para ibasura ito. At sa loob ng korte, mainit din ang damdamin ng mga petitioner nang ipaliwanag na labag sa saligang batas ang pork barrel. The appropriation designated as pork barrel, whether presidential or congressional, is a sui generis. They may have a semblance of propriety, but in reality, their primordial purpose is to advance the political and or private interests of their proponents. Hindi raw sakop ng kapangyarihan ng Kongreso na magpasa ng national budget ang pagpili ng mga proyektong kanilang paglalagakan. Nausisa naman si COA Chairperson Grace Pulido Tan tungkol sa hindi raw niya pag-check sa mga kalakaran ng DBM. Yes, Your Honor, and precisely that's what we meant to discharge and we hope we discharge it well. Sa pagdinig na nindigan ng Office of the Solicitor General na kumakatawan sa gobyerno na hindi unconstitutional ang kontrobersyal na pondo. Dati nang pinagtibay ng Korte Suprema ang legalidad ng pork barrel noong taong 1994 at noong 2004. All the previous rulings from Pilconsa, Sarmiento up to the ruling last year in Blump, our position is they're still valid. The Supreme Court tells us what are the boundaries, but within the boundaries, the Congress as the political branch, you know, is given the first crack at having reforms. What is happening is that you have Congress coming back and now putting its dirty hands dun sa mga proyekto na sila mismo yung nag-propose. Nakikialam sila dun sa mga proyekto, dapat yan iniiwan na yung the power to implement dun sa mga local officials natin. Sakaling hindi ideklarang unconstitutional ng korte, pwede naman daw magpasa ng batas ang mga senador at kongresista para ibasura ang pork barrel. Pero duda rito si dating Chief Justice Reynaldo Puno. You cannot expect them to pass legislations that will be contrary to their selfish interest. Mungkahi ni Puno, bakit hindi ang mga kontra pork barrel mismo ang magpasa ng batas? Pinapayagan daw yan kahit walang partisipasyon ng Kongreso at Senado sa Republic Act 6735 basta maabot ang mga kinakailangan bilang ng pirma. Pwede raw na yan ang tutukan ng mga nag-oorganisa ng mga anti-pork rally. Dapat magkaroon naman ng specific focus kung ano ang dapat maging solusyon dito sa problema na ito. Sinubukan na ang People's Initiative sa pagbabago ng saligang batas sa panahon ni na dating Pangulong Fidel Ramos at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, pero hindi sila nakalikom ng sapat na pirma. Pero sa ngayon, nakaabang muna ang marami sa pagdinig ng Korte Suprema sa pork barrel na itutuloy sa October 10 at 17. Hiwalay pa sa pagdinig nito sa legalidad ng Disbursement Acceleration Program o DAP sa October 22. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi.